Welcome back to Yamix TV. Una, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naging member sa Yamix TV. Malaking bagay po ito para sa amin. Sa mga gusto pang mag-member, pindutin lamang ang link na nakikita ninyo. Sa unang tingin, akala natin na ang panaginip ay isa lamang na hindi makatotohanan na binubuo ng ating isipan pag tayo ay tulog. Pero paano kung meron pa palang ibig sabihin ang ating panaginip na akala natin ay hindi totoo? Sa ngayon, wala pang pruweba ang agham na ang panaginip ay may hawak ng kahulugan. Pero taon-taon, pinag-aaralan ito ng mga mananaliksik para malaman natin kung ano ang mga humahadlang sa ating mga araw-araw. Ayon sa sinabi dito ni Suzanne Bergman, isang social worker at professional dream specialist, ang mga panaginip ay isang universal language na gumagawa ng mga imahe mula sa ating emotional concept. May napapansin ka ba ngayon na palagi mo napapanaginipan? Ito ang pitong panaginip na madalas napapanaginipan ng tao. Una, nawawala sa lugar o hindi alam kung saan pupunta. Madaming tao ang nakaranas ng ganitong panaginip. Ang pagiging nawawala ay nagsasabi na hindi ka pa sigurado sa desisyon mong gagawin sa totoong buhay. Ang mga taong nawawala sa panaginip ay madalas nakakaranas ng mental, physical, o financial na problema na pasan-pasan nila sa totoong buhay. Pangalawa, mga naiiwan o nakakaligtaang mga pagkakataon. Nanaginip ka ba na na-late ka sa meeting, natapos ang iyong pageant na dapat a-attend ka, or naiwan ng sinasakyan mong bus ng saktong pagdating mo? Yung kumbaga nasa harap mo na yung sasakyan mong bus, tapos bigla umandar paalis. Sa totoong buhay, ang mga panaginip na ito ay nararanasan kung may mga gusto kang makuha na hindi mo nakuha, gaya na rin ng hindi ka nakapagpunta sa concert ng paborito mong banda, o hindi ka nakaabot sa dream job mo on time. Pangatlo, problema sa kotse. Nanaginip ka na ba na nakasakay ka sa kotse at nagmamaneho o pasahero ka ng kotse? Tapos makakaranas ka na lang ng sirang preno, butas na gulong, o di kaya bigla ka lang babangga sa isa pang kotse? Sa totoong buhay, ang mga panaginip na ito ay nangangahulugan na wala kang kontrol sa isang sitwasyon o baka ikaw ay makararanas ng problema sa hinaharap. Pang-apat, bumabagsak sa pagsusulit. Yung mga taong nananaginip nito ay kadalasan hindi na nag-aaral sa paaralan o nakapagtapos na. Isa na rin na sa mga panaginip na ito ang hindi pagiging prepared sa pagsusulit, hindi makita ang test room, or kulang sa material na gagamitin para sa test. Sinasabi dito sa panaginip na ito na ikaw ay tinitest sa totoong buhay kaya ikay nag-aalangan para sa mangyayari sa hinaharap. Panglima, ito ay pangkaraniwan sa mga taong nakararanas lagi ng pagkabalisa. Nananaginip sila lagi na hinahabol sila ng tao, hayop, o di matukoy na bagay. Sa totoong buhay, ang ibig sabihin nito ay may iniiwasan silang problema na hinaharap o hindi kaya may pinagdadaanan sila na hindi pa nila kayang harapin, mapagalit man ito, upighati, o pagkasawi sa pag-ibig. Pang-anim, nauhulog ang mga ngipin o nagkukulang. Nanaginip ka na ba na nalalaglag ang ngipin mo o di kaya ikaw ay nauubusan ng ngipin? Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagiging insecure sa iyong sarili sa totoong buhay o natatakot ka humarap sa maraming tao dahil baka ikaw ay masabihan ng mga masasakit na salita. Pang-pito, nalalaglag sa mataas na lugar o lumulubog sa malalim na bagay. Yung mga ganitong panaginip, ang mga nangyayari dito ay nalalaglag ka sa mataas na lugar tulad ng mga gusali, bundok, o di kaya lumulubog ka sa ilalim ng dagat. May mga tao na naniniwala na itong panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mamamatay ka na. Pero ang totoo, itong panaginip na ito ay takot lang na malaglag o hindi ka pa kontento sa kung ano ka ngayon. May mga paraan kung paano ito malutasan, tulad ng paggawa ng paraan kung paano ulit magkaroon ng kahulugan ang iyong sarili. Ikaw, may mga panaginip ka bang naranasan dito? Paalala, ito ay isa lamang sa mga posibilidad na magkatotoo. Hindi lagi nangyayari ang mga sinasabi dito. Pawang tayo lamang ang nakakagawa ng ating kinabukasan sa tulong at habag ng Poong May Kapal. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyong kalimutan mag-comment sa comment box ng inyong mga pahayag at mag-subscribe na rin kayo at huwag kalimutan na i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pang videos na i-upload ng Yamix TV.